Nireject mga kababayan si Inday ng oposisyon. Sabi kasi ni Attorney Harry Roque, sa pag-resign mga kababayan ni Inday as DepEd Secretary, siya na ngayon ang mangunguna sa oposisyon. Biglang nag-react po yung mga nasa oposisyon. Hindi niya maari. Matik mga kababayan. Renegy ka agad po. Walang gustong tumanggap. Yung partido niyang hugpong po, aros wala ng member. Yung PDP, ganun din. Sinking boat. Mangyari niyan, nausog party na lang. Yun ang magiging partido mga kababayan ni Inday, nausog. Yung isa pang member mga kababayan ng PDP, si Senator Tolentino, kumakalat yung mga balita na malamang tumambling na rin po. Kasi parang may dalang sumpa po yung PDP. PDP, Partido Demokratikong Pilipinong Makapili. Kaya nagsipag-alisan po. Ayaw na nilang ma-associate sa mga Duterte. Para nang may sakit pong may sakit na kitong. Iniiwasan na po yung mga Duterte. Matik po yung reaksyon ng oposisyon. Hindi niya pwede. So ito yung balita ngayon. LP reject Sara as opposition leader. Pati siyempre yung mga militant, nag-react si Franz Castro. Saan banda niya? Sara has just become the leader of opposition, sabi po ni Attorney Rostom. Ay, Rostom. Roque. Sagot mga kababayan ni Franz Castro, saan bandaan niya naging oposisyon niya? Sabagay, tama naman po. Ang dahilan man lang po ni Inday, kaya gustong maging leader na ngayon ni Roque, sabi ni Roque, magiging leader na ng oposisyon. Dahil lang po sa pagkawala ng confidential fund. Dahil lang dun sa confidential funds po na tinanggal ng Congress at malamang sa malamang iniman yun gagawin ng Congress without the, blessing ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi tama naman po na tanggalan. Di man niya kailangan po. Dati man wala pong confidential funds yung DepEd saka yung Office of the Vice President. Talagang kapritso lang. Mula noon po, umasim na po yung pagtrato ni Inday sa administrasyon, halos ayaw nang magtrabaho po as DepEd Secretary. Sabi nga po ni LP President Ed Silagman, BP Duterte admits she is a liability to teachers and students. You see, in-admit niya po sa kanyang bibig mismo nang galing, nang magpa press con, hindi mga press con, press statement lang man lang po, kasi pagkalabas ng kanyang press statement po, diretso alis, pag press conference kasi po, may interaction. Di ba sa conference? Dapat, yung nag-convene ng conference, may interaction doon sa kakumpirinsya. Doon wala po, nag-release lang ng statement, tapos sabay talikod. Di ba? Sabi naman po ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel, she was never a sincere DepEd Secretary. Pinatunayan lamang ng resignation ni Sara Duterte na kailanman ay wala siyang pake sa sektor ng edukasyon. Sa simula pa lang, she maneuvered to install herself as head of the department with one of the largest budgetary allocations in the government, at ngayong hindi na nakatulong sa agenda niya ang manatili sa posisyon, ay basta-basta niya na lang itong iiwan. She was never a sincere DepEd Secretary since the beginning, and this resignation stunt only proves that. Parang tama din yung basa ni Raul Manuel mga kababayan, kasi
Aros hindi na magtrabaho si Inday mula nang tanggalan ng confidential funds. Mas enjoy siya na mangialam sa mga hindi niya trabaho kaysa dun sa kanyang trabaho as deputy secretary. Mas nag-enjoy siya na sumama sa rally ni Pacquiao. Nanpanawagan po, Marcos resign. Kaysa ayusin po yung dismal performance sa PISA ng ating mga mag-aaral, alibasaan niya Mr. Maravillas, mana sa tatay, yung bil-bil-bil anya baga Mr. Maravillas ng kanyang tatay, dismal din. O nga po, nakita ko po. O ito siya, yung report ng GMA News Online noong April 27, 2022. Sabi ng DPWH, 12 out of 119 build projects completed. With only 2 months left before the Duterte administration steps down, top official said the government is successful in ushering in the golden age of infrastructure, which was promised by President Rodrigo Duterte when he unveiled an 8 trillion infrastructure program at the start of his tenure. This despite a report by the Department of Public Works and Highways or DPWH that only 12 out of 119 infrastructure flagship projects were completed to date. Dismal, nakita ninyo mga kababayan. Like father, like daughter po. Imagine 119 yung mga flagship projects na dapat niyang tapusin na may budget na 8 trillion pesos. Ilan lang po yung natapos ni Maudix? 12. 12 lang out of 119. Dismal. 12 out of 119. Sabi ng report ng GMA News Online. O ngayon si Inday nang mag-resign po. Yan po yung report ng PhilStar. The Philippines is at the bottom 4 of the new program for International Student Assessment or PISA test on creative thinking, which is designed to gauge how well students create and improve upon ideas. Nasa bottom 4 po. Dismal. Kahit hindi po ako hindi tayo kampi dito sa mga militant congressmen, itong statement nila, factual? Tama po. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng balitan niya na si Inday ni-reject ng LP, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po yung mga bago naming clients. Pati mga foreigners po, mga British tourists po siya, pumupunta sa amin. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipments. May treadmill na rin po kami.
Ito naman po yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Made in South Korea po siya. Whitening po siya. Tingnan niyo yung epekto sa aking anak na architect and entrepreneur. Sa mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Tinapayad po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at mga paninigas na mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Oh, ngayon, yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos. Ayan, Mr. Maravillas. Balikan natin itong kwento kung saan, sabi ni Harry Roque, sa pag-resign ni Inday, siya na ngayon ang tatayong bagong leader ng opposition. Reject po? Reject. Hindi niya maari. So, sinupalpal po mga kababayan si Harry Mao. In a statement on Thursday, kahapon po, sabi ng Partido Liberal, it strongly opposed Roque's remarks and said, the true opposition niya is founded on accountability, transparency, and genuine care for the people, qualities that the party does not see in the vice president. Tama po. Isinday, kung kaya umalis sa unity, nagtampo siya dahil sa confidential fund. Lumaki kasi siya sa confidential fund. O, di ba? Yun ang totoo. Kahit pakingganin nyo po yung mga DDS vloggers, yun ang sinasabi nila. Kini-question nila, mga kababayan, kung bakit tinanggalan daw ng confidential fancy sa so, sa kanila po, justified and valid sa kanila yung rason na dapat magalit si Inday kasi tinanggalan ng confidential funds. Doon lang umiikot. Ang buhay po ng vice presidente at yun ang rason kung bakit nagwawala yung kanyang tatay at mga kapatid ni Inday dahil sa grabing pagmamahal sa confidential funds. Yung pagmamahal, mga kababayan, sabi nga nang narinig ko dito sa amin sa Bicol, ang pagkamuot ko anya, ang pagkamuot ko sa imo, gari pagkamuot kan urig sa sagmao. Ano-an niya yun, Mr. Maravillas? Ang pag-ibig ko anya sa'yo ay tulad ng pag-ibig ng baboy sa kaning baboy. Ganon, mga kababayan. Sabi kasi po ni Roque, na with the dissolution of the unity team, Duterte has become the leader of the opposition. Sabi po ng Partido Liberal, sa kanyang resignation kasi niya, there was neither an acceptance of responsibility nor was there any change in principles in convictions. How can someone be leading the opposition niya when they are yet to be held accountable and needing to answer to the people? Sabi po ng Partido Liberal, the opposition niya prioritizes the people, not expanding and maintaining power, not defending a wanted religious leader or condoning the killing of thousands of Filipinos, and certainly not turning a blind eye to the oppression of our fishermen and the encroachment on our territory by foreigners. So, palpal mga kababayan si Harry Roque. Tama naman po yung sinasabi ng Partido Liberal. So, sabi naman po ni LP President Albay Representative Edsel Agman, yung LP niya remained as the ideological and consensus opposition. Sabi po niya, Vice President Sara Duterte niya may assume the leadership of the partisan opposition to the Marcos Jr. administration, but the Liberal Party remains the ideological and consensus opposition to both the current administration in Duterte's breakaway power bloc. Tama si
Si Edsel. Pero di ba niya, Mr. Marabilla, si Edsel katabi na ng ating Pangulo. Yung consensus opposition po, hindi man po na dahil nasa opposition ka, lahat na lang oppose ka ng oppose. Kung may tama naman na ginagawa yung ating administrasyon, dapat wag mong kontrahin. Halimbawa, namimigay ng ayuda o di nandun si Edsel, nandito sa Albay yung ating Pangulo, 2 weeks ago, nandun si Edsel sa katabi ng ating Pangulo. Nasa stage mismo. Kasi anong mali sa pag-aayuda mga kababayan, sa pagtulong, sa pag-implement ng napakagagandang projects tulad ng 20-story Legacy Hospital dito po sa amin, specialty hospital. Anong mali doon? Suportado ni Edsel at ng kanyang anak na gobernador, si Greg Slagman. O diba? Yun ang consensus na sinasabi ni Edsel. Pag tama, ba't mo kukontrahin? Pag mali, di pagsabihan mo. Yan ang responsible opposition, pero po yung nausog. Mas matindi po yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, lahat ng mali sa kanila. Personal po yung atake, kung ano-ano na lang po yung pinagsasabi laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang rason po, mga kababayan, confidential funds. Personal, iniman po para sa bayan. Yung confidential fund po, tinanggal para magamit ng ating mga security agencies kasi kailangan nila. Galit po yung mga Duterte. O ngayon, ito yung sabi ni Franz Castro. Saan bandaan niya yung pagiging oposisyon? Yan po si Franz Castro. Pakinggan natin yung sinasabi niya rito, mga kababayan. Ayan po, i-play natin. Itong sinasabi ni former Secretary Roque, kaugnay doon sa pagiging oposisyon na raw ni Sara. So, sinasabi nga natin kanina, saan banda? Kasi hindi naman siya nagbibigay ng mga statement para sa mga taong bayan, di ba? Yung katulad na nga doon sa PUV station, wala siyang sinasabi dyan. Nag-red-tag pa nga kami, no? Kaunay dyan. Ano ba talaga yung tunay na oposisyon? So hanggang ngayon naman, yung mga polisiya, before na mag-ano siya, na mag-design siya as secretary ng Department of Education, dala-dala pa rin naman niya yung mga polisiya ng present administration, lalo-lalo na sa usapin ng NDFL-CAC, no? Iba pang mga usapin na tahimik siya. Kaya hindi natin siya pwedeng makonsider sa oposisyon dahil bahagi pa rin siya ng mga naghahari-uri sa ating lipunan na talagang nagpapahirap sa ating bayan. Reject po? So, boss ng LP at ng mga militant organization, reject po si Inday. So, ang magiging partido niya, nausog. Yung ugpong niya po, iniwan na ng mga members. Sumama na kay Martin Romualdez. Pati si GMA po. No comment po si GMA sa resignation ni Inday. Nga. Ano sabi dyan? Former, no comment. Former President and now Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo refrains from commenting on Vice President Sara Duterte's resignation as Secretary of the Department of Education, noting that Duterte did not provide a reason for her departure from the cabinet. I understand niya. The Vice President did not give a reason for resigning from the cabinet. Thus, I am not in a position to give a statement. No comment. Ginaya lang siya mga kababayan na no comment. I-alams na po kung bakit no comment. Kasama na si GMA ni Martin Romualdez po doon sa bagong Pilipinas Servicio Fair sa Davao Region. At sabi pa ni GMA, basta niya ako imbitado, sasama ako kahit saan. Saan ka pa man po pupunta? Pag hindi siya sumama sa majority po, paano yung kanyang distrito?
Malamang mga kababayan, tamaan po ng drought. Tama? Ganun lang yan. At nakikita po ni GMA, wala na pong wise yan si GMA. And just like other politicians, yung mismong presidente ng PDP, si Pipito Alvarez, wala silang nakikitang future sa pakikipag-alyansa sa mga Duterte. Bakit po? Magaspang ang mga ugali. Meron niya Mr. Marabilias, di ba, sa latest latest survey ng Tanggere, tap pa rin si Inday. Sabi ko sa inyo mga kababayan, huwag magpapaniwala kasi malamang mayhan po si Xi Jinping. Nangingialam po sa politika ng ating bansa, yung China, binibilog yung ating isipan, may massive infiltration po para bilogin yung ating isipan, para maiposisyon po yung mga friendly po sa kanila, yung mga pro-China, huwag pa ooto. Tama po? Ang tama pong survey, itong sinabi ni H.C. Lagman, ha? Galing mismo sa bibig ni Inday daw. BP Duterte admits she is a liability to teachers, students. Paano magtapyang sa survey? Wala nga pong na-achieve. Liability sa teachers and students. Bagsak po sa PISA yung ating mga mag-aaral. Mahina ang pag-intindi. Bottom four. Pagkatapos, maniwala kayo na top performer sa DepEd si Inday. Tama po? Napakalinaw. Ngayon, sabi naman po ni dating Senador Laila De Lima, real opposition anya sides with the people. Tama! Atin ang Pinas, China layas. Dapat ganyan ang real opposition. Sabi po ni Liberal Party spokesperson Laila De Lima, kini-question ko anya yung claim na yan that the Vice President Sara Duterte is the new face of the opposition, describing her break away from the president's cabinet as a new political maneuver niya rather than a move based on principles. Tama. Personal po sa kanya. Hindi man po issue-based. So sabi dyan, De Lima took exception to Roque's remark saying that the real opposition niya is founded on the principles of accountability, transparency, and concern for the people, which is the former senator said is non-existent in Duterte's track record. Wala man siya niyang ganyan. Sabi naman po ni political science professor Clive Argelies, these recent developments point to a showdown between the Dutertes and the Marcoses in the 2025 and 2028 elections. But the competition will be tough for the Dutertes given Marcos resources at Malacanang. Yan po yung reality mga kababayan. At yan ang rason kung bakit iniwan ng kanyang mga kaalyado, including yung pinakang best friend ni Inday, si GMA. Iniwan mga kababayan siya, yung mag-ama, yung mga kapartido nila, naubos na haros. Ang natira, hindi na po magkasya sa hindi magkasya. Kasya na lang po at maduwang pa yung isang jeep. Isang jeep na lang, pero maluwang pa, may bakanti pang upuan. Ganun na lang yung natira. Kasi po, magaspang. Di ba? Ang ganda na ng ginagawa ng ating Pangulong BBM. BBM. Dahil lang po sa confidential funds at ang masama pa po, yung posisyon nila sa China. Barkada nila yung aggressor, yung nangbubuli sa atin. And until today, wala pang statement si Inday. Mananahimik na ng tuluyan siguro. Sa latest na incident na nangyari po sa Ayong in Seoul, na inakyat na mismo yung ating Philippine vessel ng mga Chinese at may naputulan ng hinlalaki po. Kinumpiska pa yung mga armas, pitong mga armas daw yung ninakaw ng mga Chinese. Tahimik si Inday, tahimik si Digo. Kaya nagsipag-alisan po sa kanilang kampo yung kanilang mga kaalyado. Wala niya. Talo tayo pa ganyan. Balik na lang sila sa Dabao. Kasi po, yung agila ng Dabao po, na nakuha na po,
na bird flu. Pero tingnan naman po ang tigre ng norte. Bakita niya, Mr. Marabillas, parang glowing si ano, si Madam First Lady Lisa Marcos. Oh. Masayang masaya po. Siyempre, masaya. Kasi po, yung panawagan ng mga nausog, Marcos resign. Di ba? Paulit-ulit nila. Sigaw-sigaw nilang Marcos resign. Hampas sila ng hampas sa ating Pangulong Bongbong Marcos ng paninira. Marcos resign, bangag. Padiktador. Yung latay po kay Inday. Si Inday ang nag-resign. Yung agila ng Dabao po, na bird flu.